Prepared ka na ba sa mga dadaluhan mong reunion ngayong Disyembre? Sina Rachel at Mary, go na! Nung high school pa lang daw si Rachel, hindi siya nakaligtas sa mga tukso dahil sa kanyang timbang na umabot noon ng mahigit 225 pounds. Sa araw na ito, napaaga ang Christmas reunion ng kanyang batch. Ang tampulan noon ng tukso dahil sa kanyang timbang. Sa kanilang muling pagkikita-kitang magkakaklase, si Rachel may malaking pasabog. Bata pa lang daw si Rachel, malusog na. Mahilig ako sa chocolates. Tapos umaga pa lang, soft drinks na ako agad. So nakakaya kong kainin yung isang maliit na kaldero na kanin. Hanggang pagtuntong niya ng high school at tuluyan na siyang lumaki. Hoy, Rachel, pengen naman ako niyan. Yung ma! Kung ayaw! Damo mo! Laki-laki mo na eh. Pakikita mo ko may dala akong pagkain. Tapos hindi maayos yung ngipin ko dati. Parang may sira siya sa gitna kakain ko ng chocolate. Pero meron daw nagpapagaan ng kanyang pakiramdam nung high school. Ang kanyang crush na si Victor, ang ultimate classroom heartthrob. Classmate ko na siya mula nung first year high school ako hanggang naging second year high school. Gustong-gusto ko siya. Parang nausap pa kasi dati yung F4, ganun. Sa feeling ko ako si Sanchay. Kaya lang matabang Sanchay, sabi ng mga classmate ko. Sabi ko, uy Victor, may nasabihin ako sa'yo. Crush kita. Tapos bigla siyang tumawa. Tumawa siya ng tumawa ng malakas. Tapos pinagtawanan ako ng classmate ko. Tapos sabi niya sa akin, ayoko sa chubby. Tapos umiyak talaga ako ng umiyak. Dahil doon, na-depress si Rachel. Hanggang kinalaunan, tumigil siya sa pag-aaral. Hindi na ako pumasok ng school kasi napahiya ako kasi ang taba ako, gano'n. Lang doon na nag-start na lumabas na yung pambubuli nila sa akin. Hindi ko pa namang pumasok. Pero pagpasok ko, pinagkatawanan na ako, gano'n. Namasukan si Rachel na labandera sa Maynila. Kumikita noon ng 50 pesos kada bulto. Pagkatapos ng dalawang buwan, umuwi siya sa kanilang probinsya sa Ilocos. Umarte sa mga sarsuela, kumita ng 500 pesos kada show. Gustong-gusto ko sa sarsuela kasi parang tinatanggap ako ng buong mundo kasi pinapalakpakan nila ako. Pero muntik na raw siyang mawala ng racket dahil din sa kanyang timbang. May mga tao talaga na sinisigaw talaga harap-harapan. Ang taba mo, hindi mo bagay maging actress. Parang yung iyak ko sa stage, ma'am, akala nila iyak ko sa drama. Iyak ko na talaga na totoo yun. Dahil wala siyang ibang pagkakakitaan, puwersado siyang nagpapayat. Parang pansit kanton yung kinakain ko tapos gabi, tsaa. Hilong-hilong ako, ma'am, pero tinitiis ko yun para lang pumayat ako. Nung umabot daw si Rachel ng 132 pounds, nag-reduce siya hanggang naging 92 pounds. Sinamantala raw niya yun, sumali pa sa mga beauty contest kung saan nakatagpo siya ng pag-ibig sa katauhan ni Jerry, hindi niya tunay na pangalan. Ang saya ko, tanggap niya ako kung sino ako. Pero hindi nagtagal ang kanilang pagsasama. Kahit daw kasi sexy noon si Rachel, naghanap pa rin ng iba si Jerry. Ang nangyari, ma'am, nagkahiwalay kami, hindi na-depress ulit. Sabi ko, pag mataba ako, ayaw ako. Pag pumayat ako, masaktan pa rin ako. Ano ba talaga? Hanggang mula 92 pounds, umabot siya sa pinakamabigat niyang timbang na 225 pounds. Sa isang restaurant na only rice, kaya kong mag 8 to 9 rice yun, ma'am, straight. Minsan, ma'am, yung tagabigay ng rice, sinisimangatan ako kasi mamayat-mayat mag-extra rice ako. Dahil kinailangan pa rin daw niyang kumayod para kumita, nagnegosyo siya ng mga produktong pampaseksi at pampaganda. So minsan, sinasabi nila, ang taba mo, kasya ba yung binibenta mo? Ang taba mo, effective ba yung binibenta mo? Ang itim ng leeg mo, totoo ba na nakakapagpaganda itong binibenta mo? So ako, ma'am, nakangiti lang ako kasi kailangan kong gawin yun, ma'am eh. Kaya nalugi ang negosyo ni Rachel. Umabot pa raw sa puntong 20 pesos na lang ang naiwan sa kanyang wallet. Ito na yung time, ma'am, na 96 kilos na ako, ma'am. Sobrang hirap na ng buhay namin. So, hindi ko na alam kung saan ako kakain. Kasi gabi-gabi, ma'am, sumasakit yung batok ko. Pag naglalakad lang ako ng konti, parang hinihingal na ako. Laging sumasakit yung ulo ko, tapos para akong nasusuka. Hanggang isang araw, napagtripan ni Rachel ang kanyang mga litrato. Inedit ko yung isang picture ko na nakatayo ako na mataba ako. Ang sarap pala,
kapag pumayat ka. Laking gulat na lang ni Rachel na dagsa ang comment sa kanyang ipinost. At dahil kahiyaan na, si Rachel pinanindigan na lang niya. Nag-inquire ako sa gym. Sobrang hirap kasi malampa ako. Pero yung coach ko, sabi niya, you can do it, go ka lang. Kumakain ako, pero yung masustansya na food na yung kinakain. Uminom ako ng mga supplements na makakatulong sa akin para at least di ako manghina. Pero sobrang nahirapan ako, ma'am, kasi walang support. Hindi alam nung mga kamag-anak ko na nagpapapayat ako. Hindi nila alam na ang hirap-hirap magpapayat, ma'am. Yung gusto ko patunayan na ano, na hindi edited yung picture ko, na totoo talaga ako na ako yun. Mapatunayan ko na kahit inedit ko yun, magiging totoo yun balang araw. Lipat muna tayo sa kwento ni Mary. Nakatulad ni Rachel, nang problema rin sa kanyang timbang. Si Mary kasi tumaba matapos magkaanak. Dagdag stress pa ang kanyang pagiging single mom. Pero si Mary, kinalaunan, natagpuan din ang kanyang true love. Talagang crush na crush ko na siya. Tapos yun, nung naghiwalay kami ng school, so hindi na rin kami nagkita. Hindi namin alam nung nagkita kami na nandun pa rin pala yung spark. Tapos pinahalagahan ko yung pinagsamahan namin. Mas nangibabaw yun. Hindi naman tayo nagmamahal na gamit ang mata natin. Kumbaga puso, pinapairan lang. Nagkaanak din sila, pero si Mary lalo pang tumaba. Pero ang pagmamahalan din naman daw nila sa isa't isa, lumalaki rin. Kaya nagplano na silang magpakasal. Gusto ko talaga is beach wedding, na makapagsuot ako ng sexy na gown. Sabi ko sa sarili ko, yung wish ko talaga ng birthday ko, sana pumayat ako para sa kasal ko. Doon ako na-motivate. Para mabilisan ang pagpapapayat, binalak pangaraw niyang magpa-liposuction. Pero dalawang araw bago ang nakatakdang surgery, nalaman niyang siya'y buntis. Sabi ko sa sarili ko, hala, unti na lang eh. I was scared na mag-start all over again. Lumapit sa akin yung asawa ko, sabi niya, ituloy na natin yung kasal. The next month, kinasal kami, civil lang. Matapos manganak nitong Hulyo, wala nang urungan. Si Mary, balik alindog project na. Sabi ko nga sa sarili ko, na kaya ko before, kaya ko ulit gawin. Ang dati 163 pounds, pagkapanganak, ngayon 114 pounds na lang. Ang inaasar-asar noon, hot mama ngayon. Lumakas yung self-confidence ko. Siyempre, you have to love yourself. Not just for yourself. You have to take care of yourself for your children, di ba? Para sa future nila. Samantala, balik tayo kay Rachel. Pagkatapos ng 5 buwan, ang dati niyang timbang na 211 pounds, bumagsak sa 99 pounds na lang. Sobrang saya ko. Para akong nanalo sa loto nung pumayat ako, dun ko nakita yung itsura ko na maigaganda ba pala ako. Thankful ako na dahil naging mataba ako, ma'am. Kasi yun yung nagbukas ng way sa akin para makita ko, ma'am, yung greater blessing na ibibigay ni Lord sa buhay ko. Food supplement, isa siyang malaking term. Included doon yung diet pills. Then yung iba't ibang pang-uwi ng food supplements like probiotics, vitamins and minerals. Kung magti-take tayo ng supplement, kahit anong supplement, malaga na kumonsulta tayo sa mga doktor at mga clinical dietitians, no? Para mag-guide nila tayo kung talaga bang kailangan o hindi kailangan. Walang shortcut sa pagpapapayat. Kung talagang gusto nating magpapayat, simulan natin sa napaka-simple na mga intervention sa diet. Bawasan ang pagkain at mag-ehersisyo. At ang dating 20 pesos na lang niyang pera, matapos malugi ang kanyang negosyo, kumikita na siya ngayon ng 1,000,000 piso. Ang dati high school dropout, ngayon milyonarya. Ang dati nakikitira lang sa ibang mga bahay, may-ari na ng sarili niyang bahay at lupa. Ito lagi yung pinapangarap, drawing at sinusulat ko nung bata ako, akala ko imposible, ngayon posible pala. Handang-handa na raw si Rachel na ipakita sa kanyang mga kaklase nung high school ang kanyang bagong figure. So let's please welcome Vision or Barbie version 2.0. Center of Okso, ganun. Kasi doon sa, ano, sa physical appearance niya. Tapos bigla makikita mo siyang ganito. So parang nakaka-inspire din na ganito na siya. Sobrang saya ko. At least yung tinik dito sa dibdib ko ngayon na wala na kasi nakita ko na sila ulit at nakita na nila kung ano yung nangyari sa akin. Sobrang happy ako na na-inspire din sila tapos na wala na din yung mga alitan before.
Nasa-stress ba kayo sa mga dadaluhan niyong reunion ngayong Pasko? Bagamat importanteng to put your best foot forward, ika nga, o siguraduhing maayos ang itsura, hindi ba't mas mahalaga na muling makasama ang inyong mga kaibigan at kaklase nung inyong kabataan kesa magpa-impress?